And so, what's up guys? Andito naman tayo, bagong tips. Ang ituturo ko ngayon sa inyo is, paano nga ba malalagyan ng cover photo ng inyong YouTube channel? Paano nga ba? At yun ang ituturo ko sa inyo ngayon. Umpisa ko na, at yung link ay nandun sa baba. Mamaya pagkatapos ng video, sana i-download nyo yun para makatulong sa inyo. Buksan nyo lamang yung inbox para makita nyo yung link. PM na lang kayo kung hindi nyo po siya alam kung paano gamitin at ituturo ko sa inyo. And ito na, start na tayo. And 1, 2, 3, go! Okay guys, start na tayo. Kailangan muna natin tingnan is yung PicsArt. Yan, makikita nyo yan. Mag-download po kayo niyan kung wala pa kayo PicsArt. Kailangan nyo pa siya i-download sa Play Store. Habang naglo-loading po siya, waiting pa po. And pag na-download nyo na po siya, kailangan nyo buksan siya. And may mili pa kayo ng mga photos o picture. Ako kasi may dinownload na ako dito na size 10x26. Tingnan nyo na lang dun mamaya sa inbox sa baba. May link ako senior dun para makita nyo po yung at i-download nyo na lang po siya. Copy paste nyo na lang po. Ayan, ipapakita ko sa inyo 10x26. Asa na ba? Waiting lang po. Medyo hanapin ko lang kasi in-update ko lang kasi kanina yung YouTube ko. Waiting. Ayun. Ito. Nakita ko na. Back tayo. Ayan. Ayan yung tatlo yun. Ayan. In-edit ko na kasi siya dyan sa PicsArt. So, isi-save ko na lang siya. Para mauna dun sa kano, sa files ko sa camera. Fix mo lang yan. Huwag ko na i-play. Ibayad kasi yun eh. And pag once na done na siya, check muna natin kung okay. Ayan yun. Medyo maliit lang kailangan dun sa cover photo sa taas. Huwag yung gano lalaki kasi hindi masasama yung iba. And save nyo na siya. Done. So back. Waiting lang. And back tayo ngayon sa punta na tayo ngayon sa photo resizer. So itong photo resizer na to, sa Play Store nyo din makikita yan. Download nyo lang din yan. PicsArt and photo resizer. Ayan. Open nyo siya. Ito yung makikita nyo sa photo resizer. Para mag-save sa doon sa files. Yan. Yan yung mismong picture nyo sa photo resizer. And pag once na nag-loading na siya, makikita nyo dyan, may nakalagay na yan. Select photos. Pindutin nyo yung select photos. And hanapin nyo doon. Ayan. Nasa una na siya. PicsArt. Click nyo yan. Pag na-click nyo siya, ayan. Pindutin nyo yung arrow na yun apat sa taas. Check nyo. Ayan. Pindutin nyo yan. Pag na-pindut nyo na yan, check in. So, ando na siya. So, kailangan nyo lang siyang i-save. Then, 10x26 ang kailangan. And, 10x25 na yun nakalagay siya. Check nyo na lang mamaya kung okay siya. Pag hindi, ilita nyo na lang. May nilik kayo dyan. May nakalagay dyan. Tatensyahin nyo na lang siya. And pag once na nasunod na yan, back nyo na lang. Nakasave na siya. Saving 13 KB, 2%. Ayun na siya. Back na tayo dun. Pagkatapos dun is pupunta naman tayo ng Google. Google Chrome. Ayan. Sa Google Chrome,
type lang kayo dyan. Wait lang. And ang itatype nyo dito is www.youtube.com, yung account nyo sa YouTube. Ayan, type lang. www.youtube.com. Ayan, sa web. Click natin yun. Para makita nyo yung channel nyo. After long waiting na yung loading lang, ang gagawin natin is ayan, magbubuksan siya. Medyo mahina na yung connection guys, pero sana ma-wait nyo para mapantay nyo yung inyong channel art o cover photo sa YouTube. Mas maganda yung background niya. Then pindutin nyo yung picture nyo sa gilid, yung maliit. Hanapin nyo yung studio creator, yun yung i-click nyo. Mismong sa Google Chrome siya. Chroma key. Then kayo magpapalit ng channel art nyo. And waiting pa lang tayo guys. Wait lang po. Then yun nga guys, loading pa rin siya. And antayin natin magbukas siya Studio Creator kasi medyo may na-emit ko ngayon. Waiting, ayan, nagbukas na siya. Pindutin nyo lang Studio Creator and punta kayo dun sa ayan, view channel clip. Pindutin nyo yung mismong profile picture nyo, nakikita nyo siya. I-click nyo lang yan. And pag na-click nyo na siya, antayin nyo yung lumabas yung cover photo nyo. I-scroll nyo lang pababa para ma-check nyo. Pwede nyo rin palakayin para mas makita nyo. And ayan yung cover photo ko. Loading pa siya. Ayan yung papalitan natin ito. Yun ang ilalagay natin, yung in-upload natin sa photoresizer. And po, kikita nyo yung lapis na maliit. Pindutin nyo lang yan. Edit channel arts. Huwag yung edit links. Edit channel arts. Punta kayo doon. Pag nakapunta na kayo doon sa edit channel art, maganda na kayo ilang minutes, magbubukas yung i-upload nyo. May mili kayo. Ayan. Medyo malaki lang siya pero papalitan ko. Ayan. May nakalagay dyan is select from your photo, upload your photo gallery. Dito tayo sa select a photo from your computer. Then dyan na kasi nakaset up yung size ng photo resizer. Dyan natin kukunin. Ayan. So punta tayo sa files. Dun yung nakasave. Click natin yung files. Pag nakasave na yan, makikita kayo dyan. Ayan. Photo resizer. Ito yung sample ng hindi niya ka-size. Ito kasi pag hindi ka-size talaga, hindi siya mag-upload. Ayan. Check na rin. Kasi ito is medyo malaki yung size niya. Ayan. I-upload natin. Hindi siya mag-okay pag malaki yung size niya. May kita mo is dismiss. Hindi po siya tatanggapin. Kaya ang gagawin natin, yung medyo maliit lang na in-upload natin kanina. Na 10 by 26. Ayan. Kailangan hindi lalampas. Punta tayo sa files at kukunin natin yung pinakang baba. Yung nauna. Kasi second, yun yung unang copy ginawa ko and second copy is yan. Yan yung image na ano natin. Mag-upload na yan. Kasi 10 by 26 yung inano ko niyang size. Para makita nyo, uploading na siya. Enough na siya, ayan. And select. Ayan, naka-select. Depende nyo yung select. Magsisave na yan, guys. Antayin nyo lang. Save na. Ayan na siya. For, ano na siya. Paste na siya sa YouTube mo. Hindi mo na siya kailangan isipin pa. Pwede mo naman palitan yan anytime. Pindutin mo lang yung lapis sa taas at maging okay na. And thank you. Sana may natutunan kayo. Salamat sa pag-watch. And thank you for watching. Bye-bye.